Mahilig kang makipagtalik? Hala, luluwang yan! Joke lang po! Alam mo bang maraming elastic muscles ang ating vagina? Ibig sabihin, ma-stretch man ito, babalik at babalik po ito sa dati. During sexual arousal, nagre-relax ang mga muscles na ito para ma-prepare for penetration. Kapag naman ikaw ay natatakot, maaari itong mag-tighten or sumikip. Pero after sexual arousal and after ng fear or anxiety, babalik at babalik po ito sa dati. Ibig sabihin, walang kinalaman kung ilang beses ka man nakipagtalik sa pagluwang nito. Kailan nga ba nagiging slightly loose ang vagina? Maaari po ito mangyari after multiple vaginal deliveries o kaya naman after a difficult delivery. Kapag po ikaw ay nanganak, maaari magkaroon ng muscle tearing or muscle fatigue na di-decrease yung elasticity ng vagina. Pero after a few months ng delivery, pwede pa din po itong bumalik sa dati. Isa pa sa dahilan ng pagiging loose ng vagina ay yung aging. Kapag po tumatanda, nagdi-decrease yung level ng estrogen. Nagiging mas manipis at nadi-decrease yung elasticity ng vaginal walls. Pero maaari mong subukan yung Kegels exercises para ma-strengthen yung muscles at para makatulong na din para maiwasan yung kawalan ng control sa pag-ihi. Alala lang po, itigil po natin yung panguhusga sa mga tao base sa kung nakipagtalik man siya o hindi. Hindi po ito ang tunay na basehan ng pagkatao at lagi po nating tatandaan, lahat po tayo deserve magmahal at mahalin. Stay protected, okay? Ingat! Oops! Hinaan mo muna yung volume. Mag-uusap tayo. Joke lang po! Masama bang makipag-sex during period? Hindi naman po. Sa katunayan, meron po itong mga benefits, lalo na sa mga kababaihan. Una na rito ay yung maaaring marilive nito yung menstrual cramps mo. During sex, nare-release din po yung endorphins, nagiging better yung mood natin. Andyan din po yung maaaring maging shorter yung cycle ng menstruation. At yung blood po ay nag-a-act as natural lubricant. At alam nyo bang merong study na nare-relieve yung headache kapag nakikipag-sex during period? Pero syempre, isa sa pinaka-downside nito ay masyado itong messy, kaya sa shower mo na lang ito gawin. At laging tandaan, meron pa din po itong risk for sexually transmitted infections kagaya ng mga ito. May tsansa bang mabuntis ka kapag nakipag-sex ka during period? Mababa po ang tsansa, pero meron pa din po. Bakit? Kasi po, nabubuhay yung sperm up to 72 hours after ejaculation. At nakadepende pa din po ito sa menstrual cycle mo. Kaya, dapat lagi ka pa ding protektado. Gets ba? Okay? Ingat! Nakalunok ka ng semen? Hala, mabubuntis ka. Joke lang po. Ano ba munang meron sa semen? It is a mixture of sperm plus bodily fluids produced by your seminal vesicles, bulbourethral glands, and prostate glands. Ilan pa sa komposisyon nito ay ang mga ito. Mataas ba ito sa protein? Meron po itong small amount of protein pero hindi po ito enough para ma-meet yung requirements ng katawan natin. Safe ba ito lunukin? It is generally safe to ingest po. Pero may mga rare cases na may taong may allergy dito. Ang tawag doon ay human seminal plasma hypersensitivity. At syempre, increase din yung risk for sexually transmitted infection kagaya ng gonorrhea or chlamydia na maaring maapektuhan yung mga throat natin. Ang tanong ng lahat, spit or swallow? Huwag mong gawin yung bagay na hindi ka komportable. At kung magsaswallow ka naman, siguraduhin mong walang sakit yung partner mo, ha? Okay? Ingat! Masama bang mag-inject ng petroleum jelly sa iyong ari? Marami na po masyadong nagtatanong nito sa comments kaya i-address na natin ito. Mali po at masama po mag-inject ng petroleum jelly, vaseline o mineral oil sa inyong ari o kung saan man parte ng inyong katawan para lumaki ito. Ito po ay considered foreign body pa din, magre-react at magre-react yung immune system natin. Pwede itong mamaga, ma-infect, magbukol-bukol, pwede kayong magkaroon ng sclerosing lipogranuloma at pwede itong mag-lead sa kawalan ng blood supply sa parteng ito, pwedeng mamatay yung tissue. Sa mga nagtatanong tungkol sa mga pills at pamahid, wala pa pong mga studies na nagpo-prove na effective ang mga ito. Pwede po yung paggawa is yung penoplasty, ito ay isang klase ng surgery. Sa mga nagpa-inject na po, kumonsulta na kayo kagad sa doktor para maagapan po ito. At tandaan, kung mahal ka talaga niya, size doesn't matter. Okay? Ingat! Hi, Doc. Oh, Winston, bumalik ka. May ipapapalit sana ako sa med cert ko. Ano yun? May problema ba? Nakalagay po kasi sa diagnosis, essentially normal. Tama naman lahat. Wala kang sintomas, normal yung physical exam mo, pati labs mo. Ay, ganun po ba? Oh, bakit? Diba dapat masaya ka? Wala kang sakit?
Pero kasi Dok, may bilis yung pagtibok ng puso ko eh. Kailan pa? Ngayong nakita kita. No. Si Kilimanguru na nga lang lalandiin ko.